guys! Hey guys! Good morning! So, it's our first day here in Malaysia, in Kuala Lumpur. Ngayon, sobrang... alam mo, pag solo traveler ka talaga, sobrang pagod ko and sobrang antok ko kasi nakasettle na ako dito sa hotel by 4, ganyan. Tapos, mga 4:30 na ako nakatulog and all. Nag-alarm ako ng 6:30, ganyan. Sunod-sunod siya. Eh, nagising ako 7:30 na. So, anong oras na? So, I'm so delayed sa time. Pero, you know, happy-happy lang tayo. Tapos, buti na lang may planchahan dito kasi naiwan ko sa bahay yung steamer ko, yung steaming iron. Na-plancha ko naman ito, pero gusto ko lang siyang unatin ulit. Nag-book na ako ng Grab going to Petronas Twin Towers. Gusto ko siyang makita sa umaga nang wala pang masyadong tao, kaya siya yung uunahin ko kasi pagka like maya-maya madami ng tao doon. Mamayang gabi naman makikita ko siya ulit kasi nag-book ako ng Kuala Lumpur double decker bus na iikot sa buong Malaysia for like city lights tour. Mamaya dadalhin ko din kayo doon, so gusto ko siya makita nang wala siyang ilaw, and then doon na tayo magbe-breakfast. Pero may isa pa akong katangahan, guys, ikukwento ko sa inyo. May isa pa akong katangahan. Hindi ako nakapag-withdraw sa airport. Okay? So, hindi ako nakapag-withdraw. Technically, wala akong Malaysian ringgit na cash. Huwag na akong gagayahin. Nakalimutan ko siya na wala siya sa isip ko. Kakaisip ko paano ako makarating dito. Kasi yung Grab ko, naka-card naman. Pagdating ko dito, required nga pala sa hotel ang 50 Malaysian ringgit na security check-in. And wala akong cash. Tapos buti na lang mabait yung front desk. Sabi niya, okay, sige, you can pay it tomorrow. Kasi nag-ask ako, sabi ko, okay, may near ATM ba dito? Tapos sabi niya, if you don't have cash, you can pay it tomorrow. So buti mabait siya. So mamaya mag-withdraw tayo dun sa Kuala Lumpur, Twin Towers. Tapos babayaran natin siya. And kaya ako nakapag-book ng Grab is because of card din. So useful siya kapag may card, debit card or credit card kayo na nakakonect sa ganun. So automatic naman yun, guys. So ayun lang. Pakita ko sa inyo yung outfit ko. Wait, pakita ko sa inyo yung kalat ng kwarto ko. Ayan, that's our art outfit for today. Kakulay niya yung airport outfit natin. That's a cropped shirt. Ayan, so pakita natin ang buo dito. Ayan, ayan yung outfit ko, guys. And dun. Yan. Nihintay lang natin yung Grab ko. Tapos, Hey guys. Nasa Grab na tayo. So, sabi ko nga, i-opted na mag-Grab kasi para mabilis. Convenient. Pero ano lang naman. 9 ringgit lang naman yung pamasahe. Mabilis lang siya. So, yung katabi ng hotel ko, sobrang dami niyang hotels and marami din naman pala siyang tindahan. Eh, madaling araw lang nung dumating ako kaya wala akong kita. So, tingnan pa natin kung ano pa yung pwede natin puntahan. I-message ko din yung i-meet ko mamaya kung what time kami magkikita para makabalik ako doon sa hotel and then makabihis. Pero, guys, ang ganda dito. Pakita ko sa inyo yung mga naikip. Ayan, so may mga hotel din, may mga massage, ganyan. Tapos may mga restaurants dun sa tabi ng hotel namin. May mga hotels nga din. And then at the same time, may mga tindahan din and restaurants sa tabi. So mamaya explore natin siya kung ano yung makikita natin dun na katabi ng hotel natin. So, ayan. Saka pala guys, medyo mainit dito. So, yung lumabas ako galing sa hotel lobby para i-meet yung Grab. Medyo mainit siya. Merong katabing hotel train station yung hotel namin. Ang pangalan ng train station ay Kuala Lumpur Masjid Jamek Station. And then Plaza Rakyat Station. Then, so 4 minutes away lang sa hotel by foot. And then 10 minutes yung Masjid Jamek Station. So kapag gusto niyo mag-train, stay doon, tapos mag-train yung gusto niyo gamitin, yun yung dalawang option lang. Yun nga lang. Yun, kasi dahil wala na akong oras para i-figure out kung saan ako dapat sumakay, saan ako bababa. Dahil may nahabol tayong oras, nag-grab na ako.
constant level COVID. Guys, malapit na tayo sa Twin Towers. And ang na-notice ko dito ay parang ito yung Makati nila. Ang daming buildings. And then Hey guys! Nandito na tayo sa Twin Towers. Nakikita niyo ba siya? Chanin, hindi ko alam kung nakikita niyo siya, pero ayan siya. So, nandito na tayo sa Kuala Lumpur Twin Towers. Sa Petronas Twin Towers. And marami naman siyang restaurants. And if you'll notice, maraming tao, ayan, na naglalahad. It's currently 9 in the morning. So in front of the Twin Towers, ayan yung mga buildings. Ganyan yung makikita nyo. So this is their business district. Basically, they're Makati or Tulet. But anyway, guys, may mga nag-offer din pala dito ng pictures. Ayan. Kung kailangan nyo nang magpipicture sa inyo. And to appreciate the beauty of the Twin Towers, ayan siya. Chenen! Oh my God, ang ganda ng DJI. Sorry, ang galing ng DJI. Anyway, ayan siya, guys. Ju-ju-ju-ju-ju. Ayan. That's the Petronas Twin Towers. Pwede kayong umakyat sa taas, actually, pero may bayad siya. And ayoko na. Ano rin siguro siya, may mall kasi guys dun sa baba, ayun no. So may mall siya, and then mga ano siguro to, office spaces, ganyan. And pwede kayo makita sa taas, like a view deck. Pero hindi tayo akyat, hindi sa ngayon. Babalik tayo dito mamayang gabi, by the way, for my Malaysia Kuala Lumpur Night Light Show. So ayan, pwede din kayo pumasok dyan. Nakita ko kanina sa loob ng mall, may mga luxury brands. So ayan. So ito yung area kung saan kayo pwede magpicture. And ang alam ko, meron ditong ano, fountain show. So ayan. Then papakita ko sa inyo yung Twin Towers kapag ka nandun na tayo. Because like it's beautiful. In fairness, maganda. Guys, this is the Petronas Twin Towers. There you go. It's pretty, right? Sa gabi maganda yan, umiilaw yan eh. Ayan. Ganda. Ayan! Petronas Twin Towers, one of the landmarks. Famous landmarks ng Kuala Lumpur, Malaysia. Ganyan. Okay tayo. So guys, umiinit na. So, isi-set up ko yung tripod ko para makapag-picture ako dito. So let's go. A few moments later. Guys, tapos na tayo dito sa Twin Towers. So dito sa kinatatayuan ko kung saan ako nagpipicture, kita din pala dito yung KL Tower. So I think it's just like a few blocks away. Try nating lakarin siya. Hindi ko alam kung saan ako tatawid. But before that, mag-aano muna ako. Mag-withdraw muna ako. And then after ko mag-withdraw, pupunta na ako doon, tapos doon na lang ako around the area magla-lunch and mag-breakfast siguro, no? Ayan siya. Okay? So, last glimpse of the Petronas Twin Towers. Ta-da! Guys, may mga uwak dito. Ayun o, nandun sila sa puno. So, ang ingay nila. So, let's go! Hey guys! Guys, alam niyo ba? Meron akong katangahan and nasugatan ako. So, nakikita niyo yan. Ayan, yung mga ano na yan. Nakikita niyo ba yan? Wait. Ato sa inyo.
So nakikita nyo yan, mababa lang yan guys ha. Like parang hanggang tuhod, tapos ito hanggang bewang. Ganyan, so nag-try akong umupo dyan, ganyan, tapos or tumayo. Wala pa kasi akong kape sa katawan, so hindi pa nagpa-function yung katawan ko ng maayos. So tumayo ako dyan, tapos mag-picture ako, tapos tumalon na ako para bumaba. And bakla, oh, dyan, dumaos-dos po tayo. Dapa-dapa po ako, literal, guys. Like yung palad ko, ayan, namumula pa siya. Kasi tinukod ko, dapa-dapa po ako. And, may sugat po tayo. Oh, kung nakikita niyo, may sugat po yung tuhod natin. Oh my God. So, ayan, nagkasugat po ang badeng. So, huwag kayong tutulad sa akin na kung saan-saan ako tumatayo para lang makapag-picture. Kasi guys, ang lala. Ang lala ng pagkakadapa ko. Medyo na-stress ako doon sa pagkakadapa ko, sa totoo lang. May stress ako. Pakita ko sa inyo yung outfit ko muna, by the way. Bilang nadapa naman na ako. Yan. Kita nyo pa? Yeah, this is our outfit for today. Cute. A few moments later. Kita nyo yan? Kita nyo yung DJI ko? Naglalakad na ako papunta doon. Ayan, nandun na ako. Guys, hinahanap ko yung camera ko. Naiwan ko sa dito! Oh my God, stupid. Ano ba namang solo travel to? First solo travel ng ang daming katangahan. Sobrang tanga. May good, sabi ko kasi yung DJI ko, bakit yung cover lang yun nandito sa loob ng bag ko? Kasi ayun pala siya. Naiwan ko siya dun. Guys, ano ba yan? Fresh pa naman tayo ngayon, tapos may sugat tayo, ganyan. Tapos, naiwan pa tayo ng DJI. Tangay na. Ay! Kakabili lang oh. Muntik na! Muntik na tayo! Dito na ako, naglalakad na ako. Buti na lang, walang masyadong tao doon. Tatawid ako papunta dun sa KL Tower. Tara na. Hey guys! Ayun na guys, gamit ko na yung DJI ko. Diyos ko, kakabili ko lang. Unang beses ko lang itong gagamitin dito. Mas may iiwan pa. Sorry. Ano ko tatawid doon? Tarap naman ang tawiran dito. Pasok. Tala. Tsaka wala pa akong nakikita ng Pogi so far. Charing lang Malaysia. Malaysia truly Asia. Tawarin nyo na ako. Pero wala pa talaga. Wala pa akong nakikita. Wala nang dumating ako ng madaling araw. Eme. Wait, ano ba to? Crossing na ba? Yeah. Ah, nakalagay I can cross. Sorry. Wait, ayan. Nakalagay I can still cross. But the KL Tower is that way. Not sure where to cross. I mean, not sure saan ako dadaan. Hirap naman yung mga foreigners kung saan-saan tumatawid. Hindi tumatawid sa tamang tawira. Well, foreigner din naman pala ako dito. Foreigner din ako dito, so, you know, tayo pwedeng kumarapit. Pupunta kasi akong KL Tower, guys. Umiinit na dito, may God, pawis na. So, habang naglalakad tayo, mag-story time na lang ako. So, alam nyo ba guys, medyo may dilemma ako ngayon. Ang dilemma ko is that magkano ang i-withdraw ko na Malaysian ringgit. Kasi, ayun o, kita nyo yung Petronas Twin Towers sa likod ko. Kita nyo yung Twin Towers sa likod ko. Diba? Ang galing. So anyway, ang dilemma ko is magkano i-withdraw ko into Malaysian ringgit. Kasi, lahat naman, nagagamitan ng card. So may Grab, na-connect sa card.
Yung mga kinakainan ko pwede card. Well, hindi pa ako nakakain by the way. So yung mga pwede kong kainan, pwede card. I-meet ko yung boss kong later. Sana libre niya ako, diba? Tapos, tomorrow, meron akong crook trip. Ibuong araw yon. So kailangan ko lang ng konting Malaysian ringgit doon. Para sa mga pang lunch, siguro ganyan. Eh kung pwede ding i-cart yung lunch to. Tapos sa susunod na araw, morning lang naman ako, tapos natawid na rin ako ng Singapore. So hindi ko alam kung magkano yung withdraw ko nang hindi ako sa sobra. Kasi hindi ko na ako babalik pa anytime soon. Hindi ko alam kung kanino ko ibibigay yung sobrang Malaysian ringgit. If ever. Diba? Ayun. Kaya nag-i-disip talaga ako. Guys, tignan nyo itong nilalakaran ko. Ayan. So, alam niyo yun, mapunong siya. Madami kang makakasalubong na mag-office. And then may mga foreigners din. Tapos malinis. Literal, ang kalat lang sa daan, dahon. Ganyan. Alam mo yung parang nga siyang makat. So, parang ako naglalakad sa Legazpi Village, sa Paseo, sa Ayala Triangle, ganyan. So, in all fairness, malapit naman na tayo sa KL Tower. So, yun, nakikita ko na siya. Tako sa inyo, nakikita nyo ba yun? Ayan, 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 lalabas na siya, yung ulo. Ay, tsareng. Tsareng lang sa ulo. Ayan, lalabas na siya yung peak. Peak! Lalabas na yung ano ng KL Tower. Ayan, ayan yung KL Tower. Pupunta tayo dyan. Hindi ko alam kung kailangan kong makiat doon. Parang I don't need to. Andito na tayo sa The Ritz-Carlton Residences. Ayan. Sana dumating yung panahon. Pag dinalong ako, saan ka nakatira? Ganyan. Ang isasagot ko ay, sa The Ritz. Sa The Ritz ako nakatira. It's like I'm Ritz. Tsareng! Tsareng lang! Okay, wala yung joke. Hey guys! Guys, dito sa nilalakaran ko, may waterfall! Ayan oh. Ayan siya. Ay wait lang, ayan. Oh, ayan siya. So, ang pangalan niya ay Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ayan. Tapos, meron siyang parang 3D art na waterfall. Ayan. Tapos, ayan yung pinaka-waterfall itself. Oh, diba? Cute. Let's go here. Ito din cute. Ayan. Eme! Eme! Eme lang yan, ma. Mutang panoorin. Medyo malayo-layo na inilakad natin. Pero, in fairness, maganda yung art. Ano, 3D art na nandito sa side na to ng KL. Very keen, bagay yung outfit ko dito. Ang ganda din ng building na yun, no? Medyo aesthetic siya. O, diba? Ang daming halaman. Pero diligan nyo naman po, ha? Kasi para aesthetic tayo. O, tingnan nyo, medyo tuyot na siya. Para maganda tingnan. Chares, chares lang yun. Okay. Guys, parang alayo na lang nilalakad ko. Parang very wrong. Hindi ako dapat nandito. So parang I've decided na mag-grab na lang ulit. Going to Central Market. Tsaka isang bilihan na pasalubong. Try ko nang bumili ng ibang mga ano, ref magnet. Ganyan yung mga request ng nanay ko. And then of course for my collection as well. And check natin kung ano makakain natin doon. Yun, sure, may makakain doon kasi malapit yun sa Chinatown. So, maghahanap lang ako ng isang waiting area kung saan ako pwedeng pag-book ng grab. Guys, ano ako ngayon? Ingat na ingat and tumitingin sa dinadaanan kasi may sinkhole dito sa Malaysia. Like, parang a few days ago. A few moments later. So, umupo muna tayo dito sa waiting shed. Na ano, medyo mapangit. So guys, umupo ako dun sa waiting shed para mag-book sana ng grab, diba? Para magandang pick-up point, waiting shed ng bus. Apakapanghe!
Like, meron pala drainage na papunta mismo dun sa likod ng waiting shed. Not sure, baka ano, mga urinals. Drainage siya ng urinals. Hey guys! Hey guys! Nag-grab na tayo kasi medyo mainit na. And imi-meet ko na. Yan, imi-meet ko later. So, uwi pa kasi ako. Babalik ako sa hotel. And then, magbibihis ako yung kaplansya. And magwi-withdraw ako sa labas ng hotel kasi babayaran ko nga yung Malaysian ringgit na deposit. So, dala pa na tayo. And mamaya na lang after ng lunch ako mag-iikot ulit. And ang lamig dito sa Grab. Anyway, nandito na tayo sa Chinatown. Hindi ko mapakita yung labas kasi tinted and may harap na sunproof yung window ni Kuya. Anyway, ang ganda ng Chinatown. Mapahiko tayo dito. Guys, nandito na ako sa hotel. Dito ako nagpababa. Pero maghahanap ako ng ATM kasi nga mag-withdraw ako. And bibili ako ng quick snack. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng labas ng hotel. This is the other side. So guys, ito yung other side ng hotel. Meron doon, hospital na siya. Has mga hotel and hostel din. Tapos doon sa hotel check-in, ayan, may restaurant dyan. Tapos mukhang masarap yung pastries nila, pero babalikan ko dahil wala akong cash. And ito ang papunta sa other side. This is the way to the other side. Ayan yung Pudu Central. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung office space ba siya, mall ba siya, whatsoever. Guys, nataka mo ko dun sa mga pastry dun sa kabila. May egg tart sila, may coconut tart, meron silang peanut butter, meron silang mga siopaw, na parang fried siopaw, ganyan. Pero wala kasi akong cash na, diba? So, kailangan ko mag-withdraw. My God, this is not good. Hindi ba gandang wala kang cash? Guys, nako, sasabi ko sa iyo. And also guys, hindi rin naman masyadong advisable. Like ako personally, tulad nito, meron akong peso to. Yun, so may dala akong pera. So kung may mahanap ako na money exchange, siguro ganun na lang. Papalitan ko na lang siya. Kesa mag-withdraw ako. Pero ayun, kapag nasa ibang bansa kayo, pwede kayong mag-withdraw, pwede kayong mag-money exchange. Ang problema sa withdrawal is that syempre pag yung banko nyo hindi siya gumagana, magka-issue kayo sa mga pag-withdrawan nyo sa airport, dapat may extra cash talaga kayo. So I have extra cash, by the way. So pag may money exchange pala, doon na lang ako. Ito yung nilalakaran ko. Ito yung fasad ng hotel namin. So, that's Hotel Transit. Ayun nga, meron siyang malapit na station. So, ayan. Maghahanap lang ako ng ATM. And I'm out code. Or like money exchange. May mga Sri Lankan food dito. Sri Lankan food, Indian food, Chinese food, kompleto dito lahat. Guys. Ito patawid to ng Pudu Central. Hindi ko alam kung ano meron sa Pudu Central ko. Bunga Jam 24 hours. I think that's like open 24 hours. Ayan. Siguro yan yung parang 7-Eleven nila. However, wala silang ATM. Ganyan. Ito, another pharmacy and convenience store. Oh my God, may ATM. Saan? Ayun, oh my God, may ATM. 7-Eleven. Dibuka dyan. 24 hours. Dibuka. Oy, may ano, oh, tubo. May tindas po yung tubo. Salamat datang. I think that means welcome. Oh my God, ang ganda ng 7-Eleven. Pandapeg. So here's the ATM.
We have an ATM here. Finally. Shit. Yan. All cards are accepted here. Hey guys! Okay, tolak daw, guys, para makalabas tayo. So that's push, I'm assuming. And para makapasok ka, tarik. So that's pull. So, ayun na, guys. So finally, nakapag-withdraw na tayo, guys. Ang winidraw ko ay 200 ringgit. 50 ringgit doon ibibigay ko sa hotel for my security deposit. tapos 150 yung gagastos na ito. So that's 200 ringgit times 13,000. Actually, 12.93. So around 13 pesos. 200 ringgit yung winidraw natin. Sabi ko nga, may nakita akong pastry doon. May cash lang yung ina-accept nila. So, bibili tayo. Bumili din ako ng caramel macchiato tsaka water kasi medyo malakas ako sa water. And then, meron akong bottle na collapsible tumbler para pag nag-iipot ako, meron akong dalang water. Let's go. Yan. So, they have layer kaya puff. Meron siya ng egg tart. Black sesame biscuit. Winter melon biscuit. Coconut tart, and then chicken, feeling ko empanada to, and then Portuguese tart, chicken siopaw, and pork siopaw. And meron din silang mga biscuit. So, let's buy. Ay, meron pa pala dito. May cheese tart, and mini cheese tart, and mini chocolate. So, let's taste them all. May cream puffs there. Taste them all. A few moments later. Hey guys, nandito na tayo sa hotel. So, I have to meet someone, pero let's have a quick taste tests. Yung mga binili ko kasi medyo gutom ako and then iinom akong gamot. So, una bumili tayo nga ng caramel macchiato double espresso sa 7-Eleven. So, titikman natin yan. Tapos ito yung mga pastry na pinamili ko. Hindi ko siya mauubos ngayon. Pero, ipapag-eat natin siya sa cafe dito sa hotel mamaya pag-uwi ko. So, let's start with the cream puffs. So, yung cream puffs, ayan. Naka 30 ringgit pala ako, by the way, sa lahat ng binili ko. So, dito, yung cream puffs na to, merong mango, merong coffee, milk, chocolate, and durian. Okay? Tapos, we have an apple tart, we have a Portuguese tart, and we have a sesame seed biscuit, and then meron tayong egg tart, and then meron din tayong mango tart yata to, guys. Titikman natin. And then meron akong cream cheese na tart, and meron din tayong chocolate tart. So, tikman natin yung tarts muna kasi yung cream puff pwede ko siyang ipawarm mamaya. So, let's start with the egg tart. Sarap! Lasang lasa yung egg, guys. Tsaka hindi matigas yung crust ng tart itself, which I like. At hindi rin siya masyadong matamis. Love it. I like it. Kitang-kitang naman. Naubos ko na. This one next. Di ko alam kung ano to. Nakalimutan ko yung pinagbibili ko, guys. Sa totoo lang. Sorry, ito yung egg tart. Yung kinain ko is the cheese tart. Kaya pala, hindi toasted yung taas niya. It was cheese and masarap siya. This one is egg. Kitang-kita yung pagka-eggy niya. Ayan, eggy? Ayan. Okay. Sarap. Lastly,
let's taste the Portuguese tart. Medyo na curious kasi ako doon sa Portuguese. So, hindi ako siya binili. Pero hindi ako pwedeng kumain ng madami, guys, kasi magla-lunch kami ng boss ko. ₱2. So, 13 plus 13, 26 pesos. Yung pinagbibili ko, naglalaro siya sa 2 ringgit, 2 ringgit and 30 cents. Pinakamahal yung 3 ringgit yung mga puffs. It's good, but hindi ko masyadong bet. Sobrang tigas. So, wala ko sa mood mo maya. Now let's taste the Duke Double Espresso Caramel Macchiato from Origina. Origina? Charing. Origina. Para kita yung branding. Kahit di sponsor. Tapang. Hindi siya lasang caramel macchiato na nabibili natin sa mga cafe. Kasi aside from the espresso, tsaka milk and a little caramel drizzle, mas nalalasahan mo yung coffee and yung milk. Ito more on the caramel. Ang malalasahan mo is the combination of the coffee and the caramel. I think konti lang yung milk nito. Though masarap siya. Pero lasa siyang caramel. Would I buy this? Again, no. But the pastries, definitely aside from yung last, yung Portuguese yata. Or yung coconut. Okay, yun lang guys. Magpre-prepare na ako very, very quick. I'll meet my boss. Bye!